أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخوات إخواني الفضلاء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So, at magandang hapon sa kapatid nating hindi pa na nasa Islam. So, pasinsya po mga meron isang konting problema. So, pagpalain po lahat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, inshallah, naway, hindi na maputol o hindi na ma-stop ang ating live sa puntong ito. So, unang po mga kapatid, ulitin po natin kanina nasabi natin na isa sa mga tao na namumuno dito ay nais po natin silang batiin at pasalamatan sa pamamaraaw sa puntong ito. No other than our president, Sheikh Khulaqi o Muhammad Habib al-Khulaqi, kasama ang kanyang taong bahay, saka sa ating supervisor, Sheikh Saud al-Uthaybi, aboy, saka si Sheikh Isa Habir, ating operating manager. No other than Sheikh Isa Habib. At saka si Sheikh Salah kung saan siya ay tagapangalaga ng panalapi dito sa ating programa ito. No other, aydan, Sheikh Ibrahim Datumano sa ating magiting na tagapagbigay o ng tinatawag na Makarim al-Akhlaq every Monday yan po. At saka sa ating magiting na Ustaz, tagapag-debate, no other than Ustaz Abdul Hakim Umalay, Sheikh, sa ating magiting na Ustaz. Sa ating kapatid na si Rodolfo Gonzalez, shout out bro. Saka si Director Ian De Rio. At sa mga kapatid natin nasa Education Department, other than Sheikh Ramdan, Hussein, Sheikh Al-Bashir Jumdail, at saka sa kanilang head na si Sheikh Arafat Dalgani. Sa ating mga women partner, Dawa Department, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyong lahat. Yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam at sa ating kapatid na si Mr. Hamzaya na naway biyayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, pusong isipang, pangangatawan, lahat, vitamins, vitamin C, V, A to Z na vitamin sa kanyang katawan. At ilayo po siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan at naway hindi na po siya masyak o mawala ng malay sa pangalawang dosis ng vaccine, inshallah. So, idua po natin dahil siyang kapatid natin na napaka ganda ng tinatawag na loob. Siya po ang nag-alay sa atin ng coffee tuwing umaga. Alhamdulillah, pasalamatan din po natin ng araw-araw po natin niyang pagdadala ng pastil, mashallah. Mashallah. Ang kapatid natin. Biyayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na apat na asawa. Amin. Kul amin. Okay. So, hadith number 15 sa Arba'in al-Nawawi na kung saan ito ay patungkol. Patungkol kung paano ang pagbibigay ng tinatawag na paggalang sa ating panauhin o bisita. Paggalang sa panuhin o bisita. So, ating matutunghayan sa topikong ito ang tatlong bagay na may ugnayan sa ating paniniwala. Mayroon ugnayan sa ating paniniwala. So, hadith an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maqala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم أو اتفق عليه. So yun mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. So sa ating mga manunood, sa aking taong may bahay, Hayanur Musa Adsaman watching at alagaan mo si Bibi. Okay. So, sa ating mga viewers, syukran sa inyong lahat at naway pasalamatan, biyayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man kayo at saan man dako ng mundo. Okay.
So ang tatlong bagay na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na may ugnayan sa paniniwala ng tao. May ugnayan sa paniniwala ng tao. Ang una ay nanggaling kay Aba Huraira, kinalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mapasa kanya ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa hadith. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. So sabi ni propeta, sino man ang naniniwala kay Allah at naniniwala sa araw ng paghukom, araw na muli, ay magsabi lamang siya ng mabuti. O di kaya'y manahimik. Una nating bigyan ng kahulugan o definition ang unang salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Nur Aisa watching from Kingdom Saudi Arabia. Masyaallah. Naway biyayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aliligtas kayo at mawala kayo sa mga panganib at kapahamakan. Amin. So yun nga mga kapatid, sabi niya Propeta Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Unang-una po mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Bakit ang paniniwala kay Allah at paniniwala sa araw ng paghukom ay konektado sa tinatawag na pagsasalita ng kabutihan o di kay pananahi? Unang-una po mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, napakaraming bersikulo na ating makikita at matutunghayan sa banal na Quran na hindi naghihiwalay ang imanu billah wa imanu billah bil yawmil akhir. Hindi naghihiwalay. Bakit? Kung isa kang tunay na naniniwala ay si Allah lamang ang paniwalaan. Siya lamang ang tagapaglikha. Siya lamang ang nagbigay ng buhay at kamatayan sa iyo. Siya lamang ang nagka ng sangkatauhan. So paniwalaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa ibabaw ng lupa, nang buhay ka pa, o di ka to ka pa sa mundong ibabaw, nararapat na nariyan sa iyong puso at isipan ang tunay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sinundan ang paniniwala sa araw ng muli o araw ng paghukom? Dahil sa araw ng paghukom, siya lamang ang tatayo o siya lamang ang may kakayahan. Lilitaw ang sabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Fatiha, Malik Yawmiddin. Siya lamang ang tagapagdato sa araw ng paghukom. Malik Yawmiddin. Kaya paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa araw na muli ay hindi yan. Magka tinatawag na watak-watak. So sabi ni Propeta Muhammad, kung naniniwala ka kay Allah at sa araw ng paghukom na darating ng araw na si Allah lamang ang may kakayahan sa lahat, ay magsalita ka lamang ng mabuti at di kayo manahin. So may hadith na nabanggit natin before, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanin wa yadihi. Ang tunay na muslim, ang tunay na mananampalataya ay makikita mo sa kanyang pananalita ang mabubuting salita o dito sa kanyang kalaw. Pananalita, speaking. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay ating tinatawag na modelo. Sa lahat ng aspeto ng bagay, siya ang ating modelo. Siya ang ating modelo. Dahil sa
isang batang ulila, siapa yung panghuling propeta? At siapa yung tinawag na leader, head of the prophets? Huwa Muhammad o Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Nang dahil sa kabutihan ng loob, wa innaka la'ala khulqin 'azim. Nang dahil sa kabutihan. Ha? Nang dahil sa kabutihan. So sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi mabuti ang iyong pagdadala o hindi mabuti ang iyong ginagawa, ifaddu 'ala, mawawalan ka ng tinatawag ng mga companions. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalataya Islam. Shukran kay Salman Musa, si Papa Salman, o sa kanyang asawa. Jazakallahu khair, naway biyayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at iligtas kayo sa mga kapahamakan. At more blessing coming from you. Tsaka aking nanay ng aking may bahay, Nurin Musa Malik. Ingat po. Syukran sa vaccine. Ah, syukran. So, yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalataya. So, sabi ni propeta, kung may takot ka kay Allah sa araw ng paghukom, magsalita ka lamang ng kabutihan. Ang pagsasalita ng kabutihan, ay nagbibigay ng tinatawag na kuwat al-iman. Pinapalakas niya ang ating paniniwala. At lalo tayo binibigyan at binibigyan ng tinatawag na lakas ng iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bakit sabi ni propeta, falyakul khairan aw liyasmut. Magsalita ka ng kabutihan lamang or manahin. Ang katahimikan na sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na kung wala kang masabing kabutihan, it's better to keep quiet. Mas mainam po na hindi na po tayo magsalita. Kung isang pagpupulong na kung wala tayong mabigay na idea or magandang papaparuunan ng salita natin na mas mainam at mas mabuti po ay manahimik tayo. Manahimik tayo. Watching Wali, bana ni Rawah, mashallah. Naway, inshallah, naway malapit ko na makita ang aking apo. Inshallah, aking pamangkin. Mangkin, yung apo natin na. Okay, yun nga mga kapatid, magulang. Falyakul khairan an liyasmut. Ang pagsasalita ng kabutihan, uli kay pananahimik, ay isa sa tinatawag na larangan ng paniniwala. Kung wala kang maigay idea o kabutihan ng salita, huwag ka na pong magsasalita. Baka, kapag ikaw ay nagsalita, magiging mali o di kay marami kang masasaktan. Although may sabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulil haq walau kan mu'tal. Sabihin mo kahit ito ay masakit. Pero, ang hadith na ito ay may wisdom. Ang hadith ni Propeta na sabihin mo kahit ito ay masakit, merong wisdom. Na kung ikaw ay magsasalita ng walang wisdom, it's better to keep quiet. Bago tayo magbigay o magbitiw ng salita, merong hikmah. Hindi lahat ng salita natin ay nakakapagbigay ng kabutihan. Nakakapagbigay ng kabutihan. Kaya mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang dila ay isang dahilan upang bakit napakadami ng taong nasa impyerno? Nang dahil sa pananalita. So wala po tayong may bigay o may palabas na malatsukulatang salita na mas mainam po na tayo ay manahin. Ang tinatawag na pagtatahimik o katahimikan ay hindi siyang dahilan upang ikaw ay nasa pinakamababang antas ng tao. Pinakamababa ng antas. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Pangalawang sabi ni Propeta Muhammad,
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Okay. So ang hadith na ito ay mayroong kanya, mayroong tinatawag na syarat. Matawag kang isang taong mananampalataya o naniniwala kay Allah kung gampanan at gawin mo ang mga bagay na ito. So pangalawa, sabi ni propeta, falyukrim jarahu. Ha? Falyukrim, mahalin. Ha? Igalang ang lahat ng nasa o igalang ang kapitbahay. Lahat ng malapit sa bahay mo. At hindi lang sa bahay, opisina, business, planta, lahat ng malapit sa iyo, kung saan ka man napapa. Ha? Muslim man or non-Muslims. Kung sila ay nasa paligid o nasa o yung kapitbahay, mahalin mo sila at igalaw. Ha? Dahil ang paggalang sa kapitbahay o malapit sa ating bahay, ay ito ay tinatawag na meron silang hak. Meron silang tinatawag na nararapat na kanilang mararamdaman sa kapwa nilang kapitbahay. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Realidad, ang dalawang magkapitbahay o magkatabi ng bahay. Minsan nga, nasa tindi ng kagutuman. Umabot na ang tindi ng kagutuman ng kanyang kapitbahay, hindi man lang niyang nalalaman. Ha? Hindi man lang niya nalalaman. Akala niya, yung hindi pagbisita sa kapitbahay ay hindi hak ng kanyang kapitbahay. Hindi kabilang sa tinatawag na dapat niyang gampanan. At minsan nga, umabot na ng kamatayan at paghihingal. Nalaman na lang niya, kanyang kapitbahay, na nailibing na. Ha? Nailibing na. Nasaan yung tinatawag na falyukrim jar? Hindi lamang sa araw-araw mong bigyan ng pagkain. Hindi lamang sa araw-araw mong bigyan ng panamim. Ha? Ang malakas na koneksyon sa pagitan ng bahay-bahay niya ay kabilang yun sa tinatawag na kautusan para sa iyo kapatid. Ha? Para sa iyo kapatid. Kaya minsan, dahil nawawala ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, minsan nga yung tinatawag na magkatabi ng bahay, nagbabalitan. Ha? Nagbabalitan. Nang dahil nawala ang tinatawag na iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi niya alam na obligatory o obligasyon niya sa kanyang kapitbahay na palakasin ang kanilang ugnayan o connection. Dahil kabilang ito sa mga obligasyon at larangan ng paniniwala. Huwag nating kaligtaan. Ha? Kung anuman inaabot natin o inabot ng ating sarili, pero ang ating kapitbahay ay pobre. Ha? Mainam, itatanong niyan sa ating kapitbahay. Kung inabutan ang gutom ang kapitbahay natin, mainam itatanong niyan sa atin. Lalong-lalong na, kung ating kapitbahay is hindi tayo magkasunod sa kanya. Muslim man or non-Muslim. It's obligatory upon every Muslim or every person, ha, na igalang niya ang kanyang kapitbahay. Obligatory natin yan. Dahil ito ay nasa rangan ng paniniwala. Ha? The condition na ikaw ay matawag na naniniwala kay Allah ay igalang po natin ang ating kapitbahay.
Igalang po ang ating mga malalapit sa ating bahay o malalapit sa atin. Yung nasabi ni Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Masya Allah. Unang-una po, ating balikan ang kapanahunan ng ating minamahal na Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na dumating siya sa Madinat al-Munawwara, na walang sino man alam niyang tao o walang sino mang kanyang mapagsanggaan sa Madina maliban lamang sa isang bahay na kung saan siya ay ginawang isang pinaka VIP, very special person. Na kung saan ang tao na yaon ay tanyag na mayaman sa Madinat al-Munawwara o di kay sa Yathrib. Nang dahil sa mayroon pa siyang mga bahay ampunan, siya ay nangangalaga sa mga batang ulila at matataas o may palapag ang kanyang bahay. Ano ang ginawa ng taong yaon? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay supposed to be doon siya mapaghinga sa first floor o unang palapag ng kanyang bahay. Bahay ng taong yaon. Pero nang dahil sa kanyang bisita, lalong-lalo na the last prophet na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay linagay niya ang kanyang pahingaan sa pinaka-espesyal palapag ng kanyang bahay. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, hindi niya inaakala na ganun ang gawin ng tao niya. Dahil first time pa niyang makita. So sabi niya, supposed to be, nandun ako sa pinaka mababang antas o palapag ng bahay. Sabi ng tao niya, bakit? Anta toifu. Ikaw ay aking panauhing. Uli kay ikaw ay aking bisita. So nararapat lang na ikaw ay mananatili at magpahinga sa pinaka mataas na palapag ng aming bahay. So yun nga, binigay nila lahat kung ano ang pangangailangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa umuwi si Propeta Muhammad ay wala siyang nararamdaman. Wala siyang nararamdaman ng mga bagay na kung saan ikakahiya o pinagdamutan siya o anumang bagay. Kapatid magulang sa pananampalatayang Islam, isa sa mga bagay na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaykum salam, Maryam Tamparo. Inshallah, jazakallah khair. So, isa sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggat sa mga companions o mga sahaba, na kapag may bisita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akala ng tao ay kumakain si Propeta Muhammad. Pero hindi. Kahit na may problema, nakahintay pa rin. Pero ang masaklaw sa panahon natin ngayon, hindi na ang makapagbigay pa nga tayo ng smile na ating bahay ay parating sirado. Meaning to say, the visitor is not allowed. Dahil always closed. Hindi naman natin sinabi na always closed ang bahay natin, not allowed yung bisita. Kundi, kapag may bisita, para bang indirect na gusto niyang paalisin ng bisita.
dahil sa mukhang hindi may may drawing o hindi kayang isulat ang mukha ng taong iyan. Kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, kahit wala tayo, kung meron tayong bisita, huwag tayong matakot na wala tayong may pakain sa bisita natin. Dahil the more na may bisita, magdadala siya ng grasya o blessings. Many people na darating sa bahay mo, madaming blessings ang ibibigay ni Allah. Dahil bawat tao ay mayroong biyaya pinagkalugod ni Allah. Malay mo, mayroon kang problema sa bahay mo, mula sa panalapi o anumang bagay na problema ng tao, dahil sa ikaw ay open sa mga taong dadalo sa iyong bahay, mawawala ang iyong problema. Mawawala ang iyong problema. Unang-una po, as-salam. Yung binibigas ng tao, as-salamu alaykum wa rahmatullahi. Peace. Kaluwalhatian. Datapwat ngunit subalit. However, na ang nasa puso mo ay sakit o di kay lungkot. After niyang bigkasin ang assalamu alaikum, ay para mong narinig ang salita mula sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum. Subhanallah. Ang salitang yaon ay hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang bilhin. Salitang salam. Ang tahiyat. Kung paano bumabati ang Islam, salam, peace, ay hindi natin kayang bilhin yan sa anumang supermarket. Dahil ang salitang yaon na minsan maririnig lamang yaon sa pintuan ng paraiso. Subhanallah. Salamun alaykum. Salam. Kahit na hindi ito na kumpleto. Hanggang sa pinapasok mo siya, kapatid, ang iyong bisita ay una niyang pinasok sa bahay mo is right feet o foot. Kanan paa. Na ito ay kabilang sa sunna. Pagdating ng taong yaon, nakarinig siya ng salam, salitang assalamu alaikum wa rahmatullah, lumabas si satanas. Subhanallah. Subhanallah. Huwag natin problemahin na mayroon tayong bisita kung wala tayong may pakain. Kulil haq, yung sabi natin kanina, kulil haq, walau kana mo. Sabihin mo sila, pagpasensya na po ninyo, na wala po akong may pahanda sa inyo bilang isang bisita dahil ako po ay kulang po sa budget. Malay mo, ang dumalo o pumunta sa inyong bahay ay ganito ang kanyang wallet. Malay mo, kahit ganito lang bigyan ka. Yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Meron tayong takot at paniniwala kay Allah. Huwag natin gawin problema ang mga taong darating sa atin. Ang pinaka-problema, yung bahay na wala man lang bisita. Na dapat na, dapat sa bawat isa ay magkakaroon ng problema kung wala siyang bisita. Magkakaroon siya ng problema kung hindi niya may galang ang kanyang kapitbahay. Magkakaroon siya ng problema kung hindi siya makapagsalita ng maganda. Kaya mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang pagsasalita ng kabutihan, sadaka. Pagsasalita ng kabutihan, sadaka.
pananahimik dahil sa ang intention mo, kapag ikaw ay magsasalita, napawang masasama ang abutin ay bada at may gantimpala. Pananahimik mo, biyayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ah? So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Waalaikum salam, Sayra Khali. O Khali, maganda po. Inshallah. At saka si Abdul Rasid Luciano, mashallah. Kapatid, kumusta? Okay, mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya, bilang isang mananampalataya, dapat mo natin, bago bigkasin ng salita, kailangan na i-evaluate po natin. Na i-evaluate na natin. Kung ano ba ang daratnan o ano ba ang may dudulot ng salitang ito. Salitang. So, yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ano ang sabi ni Luqman sa kanyang anak? Law kana al-kalamu min fidda, lakana as-sukutu min dhahab. Ma'anahu kana ibni, kama kala ibni Mubarak, law kana al-kalam fi ta'atillahi min fidda, lakana as-sukutu min ma'asiyati min dhahab. So sabi niya, yung salita, sabi niya, equivalent ng tinatawag na silver, kumbaga magsalita ka, yung equivalent lamang niya is silver is better than na manahimik ka. Dahil, ang pananahimik, equivalent niya is ang gold. So, saan ang matimbang? Ang silver o ang gold? So, yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalataya. So, minsan nga, yung iniisip natin na dapat kong magsalita. Dapat kong ipahayag. Dapat kong ilabas kung ano man ang nasa kaluluuban. Kung ito ay nakakapagbigay ng kasamaan, it's better to keep quiet. Minsan nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, minsan nga mangyari ito sa dalawang mag-asawa. Both of them. Minsan nga, nagsasalita si babae na mas mainam kay lalaki na hindi mo na siya magsalita. Mas mainam po, matulog ka, kumain ka, o do it. Do what you can do. Na huwag ka lang magsalita. Ganun din si babae. Pag nagsalita si lalaki, si babae na mas mainam po manay. Dahil ang maliit na apoy, kapag nadadagdagan, lalaki yan. Si lalaki, apoy ang sinasalita. Si babae, plus apoy ang sinasalita. Sunog ang mangyari. Kaya, both of them, si babae at si lalaki, kung merong pagkakaintindihan, kung magsasalita si babae, hindi magsalita si lalaki, wala pong mangyari. Pagkatapos ni babae salita, yun, ikaw nang bahalang lalaki kung ano ang ganun din si babae. So yun nga mga kapatid, magulang, kabilang yun sa tinatawag na wisdom ng tinatawag na as-sukut, as-samut. Yung pananahimik. Katulad na lamang na kung hindi ka tinanong, huwag kang sumagot. Kung may nagsasalita, huwag kang papasok o mag-interrupt. So, isa yun sa tinatawag na pangaralan ng isang taong mananampalataya. Dahil sa konektado ang kanyang paniniwala sa mga bagay na yaw. Kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, minsan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may magtanong sa kanya.
may magtanong sa kanya ng uri ng katanungan. Ang isang taong ito ay nagtanong kay Prophet o di kay isa sa psychologize na nararamdaman ni Propeta Muhammad sa isa. Mula sa mga sahaba na minsan may isang sahaba na nagiging mababa o naglulobat na ang kanyang iman dahil sa tatlong bagay na ito. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam indirect na sinabi niya, ikaw, magsalita ka ng kabutihan o di kayo manahimik ka. Indirect na sinabi ni Propeta sa taong yaon, alagaan mo at igalang mo ang kapitbahay mo. Indirect na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ikaw ay naniniwala sa kay Allah at sa araw ng paghukom, ay igalang mo ang iyong bisita. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ang last na may payo natin sa atin lahat, lalo-lalo na sa ating mga may kabiyak na ng puso, kung tayo ay, kumbaga, di man natin, kumbaga, hindi natin malampasan na darating yung panahon na yung mag-asawa is may konting tinatawag na tampuhan. Kung mayroon tayong bisita, sana po, hindi po malaman ng ating bisita. Kahit na 100% na ang sakit na nararamdaman. Ha? Both of you, na mas mainam po na hindi ito mapansin ng iyong bisita. Lalong-lalo na ang bisita mo ay mula sa nanay at tatay niyo na napakainam po na kanilang ma-feel na sila ay VIP. Kahit wala tayo, lubos-lubusin na natin kung anuman ang may paghanda natin sa ating bisita. Dahil biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gagantimpalaan ni Allah. Dahil yun ay kabilang sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang yun sa babayaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil utang ni Allah yun. Sabi ni Allah, وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْبًا حَسَنًا فَيُضَائِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Sino man ang magpahiram kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung gamitin niya ang kanyang kayamanan mula sa pamamaraan ng Islam, igagantimpalaan at babayaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dubling kabayaran. So yun nga mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, sunaway, biyayahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tatlong bagay na yaon upang tayo ay mapabila sa mga taong tinatawag na maniniwala. So huwag natin kaligtaan. Huwag natin kaligtaan. Sabatul iman. Kuwat al iman. Raful iman. Al kalam al khair. Al sumt. Ikram al daif. Wa ikram al jar. Huwag natin kaligtaan. Isa sa bagay na kung saan madadagdagan ang lakas ng ating paniniwala ay magsalita ng kabutihan. O di kayo manahimik. Igalang ang kapitbahay o igalang ang ating bisita. So yun mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, naway makuha o may napulot tayong kaalaman sa maikling pagtuturo o maikling lecture na ito. So naway, biyayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa lahat ng mga tao sa likod ng programang ito. At sa ating mga minamahal na viewers, mga subscribers, o di kayo mga nagbibigay ng heart, yung nagbibigay ng ganyan, meron ka dito. So, at saka yung nagbibigay ng ganyan, lalong-lalo na yung nag-share. Dahil meron kayong ganding pahala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin mabilang kung ilang litra ating nabibigkas. So yun nga mga kapatid, ulang sa pananampalatayang Islam. Kung meron man tayong nabigkas o nabanggit na medyo may pagkukulang, so yun po ay aking hinihingan ng paumanhin dahil tao lang po ako. Kung meron man tayong narinig na kabutihan, yun po ay gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil tayo ay instrumento lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang may paabot kung anuman ang kautusan at tinatawag na obligasyon natin bilang taong binigyan ni Allah ta'ala ng katiting lamang ng tinatawag na kaalam. Dahil ang kaalaman ito ay obligasyon ng bawat isa. Sabi ni Propeta Muhammad, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. The best among you is the one who learns the Quran and teaches it. Ipagturo niya sa ibang tao. Kapag ituro mo, ay mapabilang ka sa special na tao at mapabilang ka sa biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handala ala khairin falahu mithla ajrin fa'il. Sino man ang makapagturo ng kabutihan ay mayroon siyang ganting pala. Sa ating mga kapatid na nagsishare o nagbahagi ng ating live na ito, gagantong palaan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. وآخر دعوانا شكرا لكم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته at magandang hapon po sa ating lahat. See you soon.